Kain tayo, guys. Siyempre, meron tayong sausawan, you know. Kain tayo! Kain tayo, guys. May bagong rekomendasyon ng World Health Organization ayon sa 20 representative ng WHO sa Pilipinas. Sili nga pala. Wala na sili. Wala na pala sili, guys. Inyet. Apa kajun? Kain tayo. Castro.
agosto de 2012. Ulit-ulit din na dinigdig ni De Castro si Sereno kung bakit wala siyang mag-isang sanin na isinumitaya sa Judicial and Bar Council kaugnay ng dalawang dekadang pagtuturo sa UP College of Law. At kung bakit hindi sinunod ni Sereno ang nakasaad sa batas kung isang sanin ang dapat ihain na mag-review siya sa UP. Pero narindigan ni Sereno na nagsumit ito. Based on the law and the regulation, you should have filed two SALENs in 2006. One, dated April 30, not later than April 30, 2006, which is your, and that is for December 31, 2005. That is required by law. And when you resigned in June 1, 2006, you should have filed within 30 days from June 1st another SALEN. Ginaya namin yun sa Quantram, sa YouTube. Yung luto ni Quantram. Ganito lang this guys yung ginagawa ko. Magbebenta lang ng barley. And then, pag nakabenta tayo, bibili ng ulam. Diba? Ito lang yan guys. Oh. Sinagot din ni Sereno ang pangalan ni Pangulong Duterte na itinuturing siya nitong kalaban. Ayon kay Sereno, misto lang pag-amin na ito ng Pangulo ng aksyon laban sa... Palubat na ako. Alam niyo guys, napaganda ho ano ng product na green barley. Bibenta mo lang, harap ka ng mga taong gusto uminom, and then pag gusto nila ng discount, bigyan mo lang isang bag. Diba? Ganyan po yung gawain ko rito sa bahay. Naghahanap sa internet. Okay pa yung love mo? Dito na? Sa'yo? Mga mo? Design, okay dito eh.
si San Di Miguel yun? Single father. Luto naman, di ba? Sobrang hirap ng trabaho. Sabak sa araw. Kainis. Kaya yun, may pawis ka na. Dahil sa may pawis na ako, wala nakita sa ako. Sayang. Ay, ka ba? Ang isang nino ang may pawis. Ang ay, ka ba? Ang pala yung ay? Nung nakita ko ngayon, saktan ko kaya ito ngayon. Basta pa. Okay. CCTV, makikitang sabay-sabay na tumakbo palabas ang 20 bilanggo sa Police Station 6 sa Barangay Tetuan, Sambuanga City. Natumba pa ang isa sa kanila. Dahil sa pagpapadali, nag-warning shot ang police pero hindi sila pinansin ng mga pugante. Hinabol ng police ang mga preso pero isa ang naabutan. Lumabas din ang isa pang police sa presidyo at hinarang ang ibang naiwang preso. 13 ang naaresto sa manhunt operation. Isa na dito, si Andre Dumuri, na naaresto ng mga barangay tanod sa bahay ng kanyang kapag-anak sa barangay San Jose Busu. Pero gilip ni Dumuri, dininit lang siya ng ibang preso na tumakas. Sa investigasyon ng pulisya, isang ibinuslit na lagari ang ginamit ng mga preso para mabuksan ang kandado ng selda. I-review namin yung visitations. Nahulang suspect na sinasabing tumulong sa pagtakas pero itinanggi niya ang mga alikasyon. Ginigpitan na ang dalaw sa pulungan kasunod ang nangyaring pagpuga. Pinagbawalan na rin sa loob ng selda ang anumang gamit. At whoever the officer of the day, mandatory sa kanila yan na may mga checklist sila. How are we going to conduct the inspection? Naibalik na sa tulungan ang labunisyon na bilanggo. Pinagahanap pa ang natitirang pugganteng si Pilay Mansali na may drug case. Sinibak pa rin sa pwesto ang hepe ng Police Station 6 kasama ang iba pang mga polis na naka-duty na mangyari ang jailbreak. RJ Rosalado, ABS-CBN News, Sambuanga City. Kapabayaan o negligence ang posibleng sandi ng pagbagsak ng isang gray sa Pasay kahapon. Yapo para sa paunang investigasyon ng City Engineer's Office sa nangyari nga po kung saan dalawa ang namatay. Nagpapagod si Aslin Romero. Wala nga eh.